unang una. Binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang araw. Itong karanasang ito ay nangyari way back 1991 sa isang bayan sa Guimaras. Maraming mga kwento noon ang naglipa na patungkol sa isang lugar sa amin na marami daw kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag ng isang simpleng tao. Tawagin niyo akong Ronaldo, tulad ng mabangong luto tuwing gabi pagpapakita ng kaperosa. Ang kaperosa po ay isang babae kadalasang nakasuot ng puting damit na ayon sa mga matatanda, hindi niya matanggap ang kanyang pagkamatay. Puot at galit ang nararamdaman niya, kaya pabalik-balik ang kanyang kaluluwa. May mga naririnig din kaming tawa at marami pang iba. Ang lahat ng pangyayaring ito ay nangyayari sa isang mapunong lugar at ang nakakakilabot ay wala po ni isang pamamahay doon. Iyan ang nakapagtataka. Isa po akong saksi, Boss Chris, sa mga pangyayaring ito. Noong mga panahong ito, yung tiyahin ko ay mayroong tindahan sa bayan. Ako yung pinagkakatiwalaan ni tiyahin na magbantay araw-araw sa kanyang tindahan. Tuwing gabi, tuwing uuwi ako ay madadaanan ko talaga itong lugar na ito. Yung tiyahin ko kasi ay maagang umuwi. At ako yung nagsasara ng tindahan niya sa bayan. Isang gabi, Boss Chris, habang nagsasara ako ng tindahan sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng kilabot. Yung mga buhok ko sa batok at sa itaas ng tenga ay parang nagsitayuan. Minsan ko na din namang naranasan iyon, ngunit mas kakaiba sa gabing ito. Sa aking paglalakad pa uwi, unti-unti akong nakaramdam na parang naglalakad ako sa hangin. Hindi po ako lasing noon, Boss Chris. Hindi rin ako gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ako po ay inosente sa mga ganyang bagay noon. Sa pagpatuloy ko, malapit na ako noon sa nasabing lugar. Unti-unti na akong nangingilabot at kahit isang tao man lang ay wala akong nakita o nakakasabay sa paglalakad pa uwi. Hindi rin kasi ako papayagan ni tatay na gumamit ng motorsiklo nang dahil po, disgrasyado po ako noon. Noong malapit na talaga ako sa lugar na ito, napaisip ako na parang may mga nakamasid sa akin. Kahit na wala naman akong nakikita. Hindi nagtagal, Boss Chris. Nakarinig ako ng yapak na parang tumatakbo mula sa kakahuyan. At parang papunta ito sa akin. Agad din naman akong tumakbo ngunit parang hindi ako makaalis sa kinakatayuan ko. Yun bang parang nasa panaginip tayo? Maya-maya pa, nagsimula na akong magdasal. Tumingin ako sa lupa para lang hindi ako makatingin sa kakahuyan. Subalit, nahahagip ng kaliwang mata ko ang isang babae. Nakatayo po siya sa gilid ko at narinig kong bumulong ng "Tulungan niyo ako, ang anak ko." Boss Chris, napaiyak na ako noon sa sobrang takot at gusto ko na talagang makaalis doon. Parang
paralisado ang buong katawan ko at ang unang pumasok sa isip ko, Kaperosa ang nandoon. Uwi na ako. Lubayan niyo na ako. Panginoon, iligtas niyo ako. Sambit ko noong sandaling iyon. Hindi nagtagal, Boss Chris, nakarinig ako ng himig na nanggagaling sa isang babae. Magandang pakinggan ang himig na iyon na parang mapapatulog ka kaagad. Ayos lang sana pakinggan kung tao ang may gawa nun o di kaya ay nanay o lola natin. Ngunit sa sandaling iyon ay alam kong hindi nanggagaling sa tao iyon. Napasulyap ako sa mga nagtataasang puno. Ngunit wala akong nakikita. Wala namang tao. Normal lang naman ang itsura ng lugar na iyon. Gaya pa rin ang nakikita ko araw-araw. Ngunit bakit ganun yung nangyayari sa akin? Noong nakabuelo na ako, Boss Chris, agad akong tumakbo ng mabilis para lang makaalis doon. Ngunit habang tumatakbo ako, umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Diyos ko, Boss Chris, doon pa ako mas kinabahan. Noong nakalampas na ako sa lugar na ito, totoo nga ang sinasabi nila na makakaamoy ka talaga ng mabangong luto. Yun nga ang naaamoy ko noong sandaling iyon. Noong nakarating na ako sa baryo namin, nakita kong nakaupo si Lola sa labas ng bahay. At bago pa man ako pumasok sa bakuran ay nakita kong pangiti-ngiti ito at tumayo. Nakita kong tinatawag niya si nanay sa loob ng bahay na parang may gusto siyang makita ni nanay. Ako naman ay nagtaka, Boss Chris, at dali-daling pumasok. Yung mukha ko noon ay hindi maipinta nang dahil sa takot. Oh, nasaan na yung kasama mo? Sambit ni Lola na naging sanhi pa ng takot. Lola, nakaranas ho ako ng kababalagan sa lugar na iyon. Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko sa inyo. Sambit ko sa kanila. Umupo ako sa pagkainan at sinabi ko ang lahat-lahat ng naranasan ko sa lugar na iyon. Boss Chris, hindi makapaniwala si Lola at si Nanay. Sabi pa ni Lola, noong pumasok daw ako sa bakuran noong gabing iyon, ay nakita niya na mayroong sumusunod sa akin, babae, at sa tingin niya, maganda ito. Akala daw niya, Boss Chris, ito yung kasintahan ko at ipapakilala ko sa kanila noong gabing iyon. Mas kinilabutan pa ako. Lumipas ang ilang oras ay habang nagpapaantok na ako, sobrang bigat nung nararamdaman ko. Yun bang parang mayroong nakapatong sa aking mga balikat? Unti-unti ring sumasama ang pakiramdam ko, Boss Chris. At sa gabing ito, nagkaroon ako ng masamang panaginip. Nakita ko sa panaginip na nakatayo ako sa isang bahay. Parang bahay kubo ito. Mayroong isang babae na hawak-hawak ang kanyang anak. Iyak ito ng iyak at kahit hindi ko alam ang totoong kwento ng babae sa panaginip ko ay ang aking pakiramdam ay iniwan siya ng kanyang asawa at sa araw na iyon, nanganak na wala ni isang tawang tumulong sa kanya. Nakita ko sa panaginip ko na wala ng buhay yung sanggol. Maya-maya ay nawalan din ng buhay yung babae. Sa pagising ko, Boss Chris, nakita ko itong tao na kakalabas lang ng kwarto ko. Kulay puti ang kanyang damit. Nay, ano ang ulam natin? Sigaw ko noon sa pag-aakalang
si nanay ay kakagaling lang sa kwarto. Sa paglabas ko ng kwarto, Boss Chris, wala si nanay doon. Yung kapatid ko lang na babae ang nandoon at hindi kulay puti ang kanyang damit. Nasaan si nanay at Lola Inday? Tanong ko sa kapatid ko. Nagsimba, tsaka mamamalengke din sila. Maaga silang umalis. Sabi nung kapatid ko na siyang ikinagulat ko. Masama din ang pakiramdam ko noon. Yun bang lalagnatin ako? Pumatakang tanghali, higa lang ako ng higa sa kwarto at hindi na ako nakapunta sa bayan para sana bantayan ang tindahan ni Tiyahin. Doon na nagsimulang mabahala si nanay at Lola. Agad silang nagpatawag ng manggagamot para patignan ako. Hindi pa daw nakakapasok ang manggagamot sa bahay ayon kay Lola, ay napatras na ito nang dahil daw mayroong nilalang sa loob ng bahay, nakamasid daw sa akin. At sabi ng manggagamot, pamilyar sa kanya kung sino ang nilalang na iyon. Matanda na itong manggagamot at doon din siya lumaki sa bayan namin. Kaya kilala niya ang bawat tao na lapas-masok sa lugar namin. Tinignan ako ng manggagamot at sabi niya, tuyaw ang dahilan kung bakit ako nagkakalagnat. Ang tuyaw po, ayun bang binibisita ka at pinaparamdaman ng isang kaluluwa? Kinuwento ko din sa manggagamot ang mga naranasan ko noong nakaraang gabi. Parang na-trauma ako noon, Boss Chris. At simula noon, hindi na ako nagpapagabi. Maliban na lang kung mayroon akong kasama sa pag-uwi galing sa bayan. At sabi pa ng manggagamot, matagal na panahon ang nakakalipas noong namatay ang mag-ina sa mismong lugar namin. Nagkataon lang daw na wala siyang kasama noon at walang tumulong sa kanyang panganganak. Dagdagan pa daw na iniwan siya ng kanyang asawa. At sabi ni Lola, kaya pala pamilyar daw ang mukha ng babae noong nakaraang gabi. Kinilabutan ako, Boss Chris, kasi tugmang-tugma ang panaginip ko sa nangyari sa mag-ina. Boss Chris, hanggang dito na lang po ang kwento ko kasi wala nang sumunod na nangyari noong mga panahong iyon. Maraming salamat po sa pagsasalaysay ng kwento ko. Nakikinig kami dito palagi sa inyo. Mahal ka namin. Ronaldo ng Guimaras.